What's up mga katubo? Sana nasa mabuting kalagayan tayo ngayon. Mayroon po ako ngayon uli na may pahagi sa inyo na videos. Ito po tungkol sa mag-install ng BERMAID valve. Dito ngayon tayo sa isang location kung saan nga naka-install na yung BERMAID valve. Ikukunik na lang natin yung pinaka sensor plug valve niya. Bali na kami dito kahapon. Ito. BERMAID valve sa ating fire hydrant tank. Okay, let's go! Okay mga tubo, umpisa na natin. Ito po ang pinaka-sensor niya. Once matitrace niya yung papunta, punta siya dyan, papunta rito. Hindi siya mag si sensor ng water level, mababa siya o hindi. Pag mababa siya, mababa yung plug valve natin sa loob. Matres nito, mag-automatic is mag-release siya ng tubig. Parang ganun din, pero mas mahinag to, safe to kaysa plug valve. Sometimes kasi, yung plug valve lang, kapag plug valve lang natin kinabit, isa minsan nag-failure siya na continuous siya, kaya nga ako ng overblowing. Pero ito, halos sa 100% na talagang magandang trabaho ng BERMAID valve na itong gawain na ito. Okay, nakapit natin yung adapter ng elbow adapter na plug valve tungo sa BERMAID valve. Gabit na natin yung human adapter to copper tube. Bale, yung connection niya, ang connection ng BERMAID valve to load valve detector o sensor is 10mm copper 5. Kaya ngayon, set up natin ito. I-straight muna natin yung ating tubo. Para manalaman din. Itong klase ng tubo is copper pipes na to is pati walang nga binder, malambot na po ito. Pati lang natin.
part niya. Bali ito po, bali ito yung ito yung linya niya. Bali ito galing ang araw nito. Ang supply po ng tubig niya is ng araw niya po is 'yung setup niya. Papunta po dito sa ito yung pinaka monitoring valve niya. Yung supply papunta sa tangke. Ito po 'yung tangke nito, space pa para hydrant. Dito pasok siya. Pasok siya sa BERMAID valve. Ito 'yung mga components niya. Ito 'yung sub-control niya, pass niya do, pinaka bypass niya do. Pasok siya rito. Wala siya pasok. Siya na yung bypass. Ito naman po yung pinaka-sensor niya. Pinaka-sensor niya pupunta sa tangke. Bali ito. Ito linya ito. Is mapunta sa tangke. So, meron po siyang float valve sa loob. Siya po yung mag-trace. Kapag nag-drop po yung water level ng ating tangke. Bukas nag-drop po siya, automatic po, mag-sensor siya po, pa-plus po din siya, mag-plus po itong BERMAID, and then automatic, mag-release siya ng tubig. Kaya ganoon lang po kasi pin, ano siya, parang install, ano lang, na-symbol na lang ang mangyayari. Pero kahit paano, kailangan pa rin yung analyze kahit paano. Yeah, yun lang po mga tubo. Sana po nagustuhan nyo yung video regarding the BERMAID valve. Ini-install po ito sa lahat ng tangke. Sa lahat ng gamit kong ano, ito po pala kamahilan. The best po ito. So may kamahalan din nata. Ito na tawag ng BERMAID valve. Naka-okay ito po siya. BERMAID valve. Okay mga katubo. Sana po magustuhan nyo ang ating video. Karagdagang kalaman po. At hope, I'm hoping na sana po ay eto na kayo, konting aral. Meron po kayong comment, comment down below. And don't forget to subscribe my channel. And like, share. At pakibindo na rin po yung ating bell para po makalimbang din po kayo sa ating susunod na video. Adios mabalos. Good luck.